Kasi yung ibang agency nagiging naughty kapag pa-close na o kaya kapag mag-expire na yung license nila. Hello mga pangya, welcome back again to my channel. It's still me, Daisy, your maid vlogger. So ito naman, sabi niya, Miss Daisy, ask ko lang, tama po ba magbayad ako ng training fee ng 30K o 30,000 pesos kahit na nag-seminar kami ng ano to, ng PWIS? Na dapat 15K lang ang training fee. Please advise. Wala po akong alam about dito, no? Pero kung nag-take ka na ng seminar at sinabi na pala, I'm not sure kung POEA to. So, kung sinabi na ng POEA na yun, dapat 15K lang, then yun po yung dapat nyong paniwalaan. Hindi po ako, ha? Yung mga sinishare ko po dito is usually based lang po sa experience ko. Baka mapagalitan ako ng POE. So, hindi ko sure kung POEA seminar ba yun yung sinasabi niya. Pero, nireplyan ko siya, nasa agency po yan, pangyaw, iba-iba sila ng singil. Make sure lang po na ang agency mo po ay license ng POEA. I'm not sure kung magkano yung first training ko. Parang 25,000 na tayo. I'm not sure, or 15K, hindi ko na matandaan. Kasi dalawang beses ako nag-training eh. Yung papunta sa Malaysia and then yung papunta ng Hong Kong. Hindi ko na siya matandaan. Pero yun nga, may naririnig nga akong may 25K. Kasi ang dami kong nakasalamuha, nakasabay no, na nagti-training and then yung iba sa medical. Ayan, mag-a-apply din siya. Iba-iba kami ng agency. Iba-iba yung training center namin. And then, syempre, nagkakausap. Nagkakashare ng, oh, ganito sa agency ko. Bakit yung sa agency mo ganito, ganyan? 25K. Yung iba nga may 30K pa eh. So make sure, no, yung mga agency yung ina-applyan nyo, kailangan license sila ng POEA. Hindi lang license, kundi pa-check na rin, no, kung hanggang kailan sila license. Kasi yung ibang agency nagiging naughty kapag pa-close na o kaya kapag mag-expire na yung license nila. Lalo na kung wala na silang plan mag-renew ng license at gusto na nila mag-close. Pero ang kawawa, kasi 2 years ka mag-work sa ibang bansa na pupuntahan mo, ay ikaw. Kaya importante din, no, na make sure na OWA member ka din. Just in case, no, hindi na mag-renew yung mga agency natin, wala na silang pakialam. Usually, after 3 months, wala ka na maririnig sa kanila. Yung iba nga, pagdating mo sa bahay ng employer mo, wala na talaga, wala ka na maririnig. Maliban na lang kung may complain ka. Pero may mga ibang agency ha, na for 2 years, yan, nakabantay sila sa'yo. Merong notice na binibigay sa employer natin na, oh, ganito, winter time, please provide ng winter clothes kung kailangan ng helper, ganyan. Although wala namang ganun sa kontrata, hindi nakasama talaga kasi parang personal things na natin yun na kailangan bilhin. Pero yung tipong ma-appreciate mo yun, di ba? Kasi, wow, yung agency ko nag-aalala sa akin. Di ba? Hindi ko alam kung maraming agency ganun, ha? Sana, di ba? Nakakatuwa pa ganun. Kasi pag OWA member tayo, kahit mag-close yung agency natin, no? Pwede tayong tumakbo sa OWA. Yung license naman pangyaw yung ina-applyan mong agency, tapos ganun nga kalaki yung sinisingil, so pwede naman kung ayaw mong i-complain, try to find another agency, no, na license ng POEA and then 15K lang yung babayaran sa training. So, yun, pangyaw, nasa sa'yo ang decision kung gusto mo dyan mag-apply or sa ibang agency. Thank you for watching, mga pangyaw. God bless.